Hello guys, ulitin ko yung record ko. Madelete ko kasi yung aking record. Then, yung mga bago, yung mga bago lang dito, no? And please subscribe at saka click nyo yung button bell para lagi kayong ma-update sa mga bago kong tutorial. Okay? Click nyo lang, subscribe. Then, ang topic natin ngayon, paano yung tama? Kasi sa iba, di ba? At dali-dali lang mag-join sa groups. Ngayon, ituturo ko yung tamang pag-join sa mga groups. Bakit may tama? Kasi may madali lang mag-join. Join ka lang, di ba? Pero, paano ka hindi ma-ban or ma-report sa iyong mga pinagagagawa? Unang-una, paano ka hindi ma-ban ni Facebook? Pangalawa, yung group na sasalihan mo para hindi ka ma-ban or e-report kung magpo-post ka man. Yun ang ituturo ko sa inyo, okay? Sa mga hindi nga pala nakakakilala sa akin, ako ang inyong coach at Ichi sa inyong mga... kung nagsisimula ka pa lang sa online mo, sa iyong business, kailangan matutunan mo ito kasi ito yung free traffic na pwede kang kumita. Halimbawa, may online business ka. Pwede kang kumita dito kahit yun lang ang pagtuunan mo. Expert mo yun. Joining group and then post ka doon. Dito pa lang kikita ka na eh. Meron tayong mga kasamahan na nasa 65K na ang mga kinikita. Ito lang ang ginagamit. Kaya lang dapat para hindi ma-restricted yung profile mo, maging ano ka, follow the rules. Yun lang naman ang technique dito eh. Okay? So, isi-share ko yung aking screen. Okay. Punta ako dito sa aking home. Ito yung aking personal page. Pag ni-click mo yung home, and yung left side, ito yung left side. Ito yung mga group na sinalihan ko. Okay? Dito mo rin makikita yung explore memories, groups, dito yan. Dito rin mo yan makikita yung mga application ni Facebook sa home mo. Nasa personal page ako ah. Or kaya sa business page nyo. Dito yung makikita. Yan. Eto ka. Dito ka pupunta. Halimbawa, bago ka pala. Dalawang best. Pwede ka dito pupunta o pwede kang mag-search. Okay? So, sa ngayon, click mo muna to. Yan ang unang pwede mong puntahan sa groups na yan. Dito makikita mo yung mga categories ng mga groups kung saan ka kategory. Siyempre, business ka, di ba? Nandito lahat ng categories. Ayan, ni group-group na yan eh. Facebook, mabaga. Bakit-bakit? Kung saan bucket list yung business mo, dito mo yan makikita. Okay? So, sa groups, na ano ko yung groups, di ba? Balik tayo. Ito yung mga friends group. Halimbawa, ito. Sa community nyo, ito yung mga sinalihan ko. Yung popular near you, ito yung malalapit lang sa inyong lugar. Kagaya ko, wala ako sa Pilipinas, di ba? Yan, kaya lumalabas yung mga yan. Yung baga, suggested yan ni FB. Okay? Ito yung, dito nyo makikita yung more suggestion na ibang groups. Kaya yan lumalabas sa inyo kasi sa algorithm ni Facebook, pumupunta ka sa mga page na to. Kaya lumalabas yan sa'yo, sa iyong groups. Kaya sinasuggest niya mag-join ka. Okay? Sa ngayon, ang ating mission, ang ating pag-aaralan, paano ka makasali sa group na yan. Number one, ha? Pwede ka pumunta sa business. Okay, sa business. So, ang business natin, hindi pang kumbaga international siya, pero exclusive lang siya sa mga Pilipino. Kaya ang suggestion ko,
suggestion ko ah, pwede kang mag-search dito. Yan, kagaya niyan. Ito yung sinerge ko kanina, ito yun. Lalabas lahat yan ang, bawa, ito ha, pakita ko sa inyo. Pag, kasi si Facebook, madali siyang ano eh, maga, nababasa niya yung, may isasuggest yan sa'yo, ayan, pag Pinoy lang ang iyong ni-type, lalabas lahat yan. Lalabas lahat yan ng Pinoy, OFW, Pinoy, Malaysia, sari-sari. Ang mas maganda, ito sa results. Dito mo siya i-click sa results. Yan. Another thing, ayan, pwede mo siyang, if yung mga people, nasa people ka, all ka eh, naka-all. Okay? Dito sa groups, ito yung groups, ito yung mga people, kaya friends yan, pwede mo i-friends kung gusto mo. Dito sa groups yan, dito ka, dito mo makikita yung mga suggestion ni F, ni Facebook, pwede ka diyang mag-join. No? Ito, naka-join ako. Halimbawa, naka-join ako dyan. Kung hindi ka pa nakaka-join dyan, wala kang ni-join, first time mo pa lang, pwede ka rin pumunta dito sa mga groups na to. Yan. Ito, diba, sa table. Yan, people, photos, videos. Yan, pwede mo rin yang puntahan. Magsasuggest din sa'yo si Facebook na mga groups na pwede mong salihan. Ayan, oh, marami na akong na-join. Diba? Mm-hmm. Ang suggestion ko, para hindi kayo maban ni Facebook, ha, maraming nababan sa pag-join lang. Ano ang sikreto doon? Sa isang join, halimbawa, ngayong oras na to, gusto mong mag-join sa mga groups. Maximum lang, maximum hanggang 10 lang, ha? Hanggang 10. Kung pwede nga, 6 lang. Ganito gawin mo. Sa umaga mag-join ka mga 5 lang o kaya 6, maximum of 6. Then sa hapon, mga siguro after 6, 5 o'clock, 6 o'clock ng umaga, then alauna ng hapon and 11 or 10 ng gabi, yun, pwede kang mag-join. Okay, nakadyan mga araw na to, nag-join ka. The following day, review mo sa notification mo kung na-approve ka. Kung na-approve ka. Ano ba, ito, nag-join ka dyan. May lalabas naman sa notification mo, na-approve ka, diba? Okay. Alam mo na kung paano ngayon, kung saan hanapin yung mga group na pwede mong join. Search dito sa all page, sa groups, at saka saan? Dun sa left, ano mo, yung pinakita ko kanina, diba? Then, kung pwede ka pang mag-search sa mga ganito, lalabas yan. Isa-isahin mo yan, yung mga suggestion ni Facebook. Okay? Halimbawa, ito, yung kanina ko kaninang nirecord na na-delete ko. Ito, yan. Itong mga to, hindi pa ako naka-join. O, pwede ka dang mag-join. Kaya lang, bakit hindi ako nag-join? 1,000 lang, 1.7 lang ang kanilang member. So, ang sinasuggest ko, 10,000 plus ang salihan mo. Di ba? Ito yung mga group na pwede mong salihan, 1.8, 3.3. Kaya hindi ako dyan nag-join. Kasi kukunti lang ang member nila. Itong kasumali sa medyo 10,000 plus, yun ang suggestion ko sa inyo para hindi masayang yung pagod nyo pag-post. Okay? Yung una-una ako saka mag-search at saka yung pangalawa, yung number ng group. Okay. Ang susunod naman na i-check mo, halimbawa ito. Join ka na dyan. Para madali mo siyang mahanap, di ba, nag-join ka na, i-ano mo siya, i-punta ka dito sa more, click mo to. May makikita ka dyan, pin to shortcuts. Anong ibig sabihin ng pin to shortcuts? Pag pin to shortcuts mo yan, sabi niya sa akin, ang allow lang kasi is 10 groups.
Ano ibig sabihin yun? 10 groups lang ang pwede mong i-pin shortcut. Pero pwede kang sumali sa groups more than 10, kahit 60 pa yan. Kaya lang hindi sa isang upuan, ibig sabihin nun. Punta ka dun sa home mo, dito mo siya makikita pag pinin shortcut mo para pag pupost mo, hindi ka na mahihirapan. Click mo lang yan. Limbawa, eto. Yan. Nandun na. Kumbaga, diretso ka na magpupost. Okay, isa pa yan ha. Sa group, mayroong private, mayroong public. Kagaya nito, private group yan. Itong private group na yan, meron yan sarili-sariling mga ano, mission or product or company. Pag private group, members lang talaga ang makakakita. Kaya ang sasalihan nyo, yung siyempre yung, kasi hindi mo naman makikita yan kahit ano eh, hindi mo yan maju-join hanggat hindi ka member. Okay? Etong Pinoy na to is, ito yung ating sample, di ba? Nakapublic yan. Yan. Anytime, pwede kang mag-join. Click mo lang yung join nila. Then, wait mo yung kanilang acceptance nga dyan sa notification. Once na na-accept ka na, makakapasok ka na, or kung public yan, anytime pwede ka nang pumasok sa kanila, unang-unang mumpuntahan yung members. Bakit ka mo? Tingnan mo yung kung sinong admin. Kung sinong admin nung page na sinasalihan mo. So, kilala mo na kung sinong admin. Andyan. Yan, admin. Nakalagay admin. Then, ang second na puntahan mo, yung kanilang about. Ano ba yung mission ng group na to? Para saan ba yung group na sinasalihan mo? Para alam mo kung saan. So, eto, hindi natin makikita natin OFW na online business opportunities. Okay? Posible na pwede tayo ditong mag-post. O paano natin malalaman? Unang-una, alamin natin yung kung sino yung mga nagpo-post. Punta tayo dun sa discussion. Okay? Yung about, anong titingnan natin sa about? Kung ano talaga mission ng group. Okay? So, ang mission ng group, ano lang siya? Talagang totally for internet entrepreneur. So, mas maganda, di ba? May nakita na kayo. Kasi dito nyo makikita yung mga kasamahan nyo kung kasali sila o hindi. Kagaya niyan. Oh, ilang friends ko ang nandito. Di ba marami? Okay. Next is, pupuntahan nyo ay yung search kayo dito sa discussion. Kung titingnan nyo kung pwede kayong mag-post. Kung sino mga nag-post. Kaya kagaya nito. So, member siya just now. Ito yun. Yan. So, member ang nagpo-post dito, hindi lang ang admin. Kasi may mga groups na admin lang ang pwede. Sisend mo sa kanila yung iyong, i-approve muna nila yung iyong post. Then, sila ang magpo-post, not you. If they approve you, ang nakalagay dyan, admin post pa rin, pero yung post mo is nasa baba. Okay? Ayan, pwede ka ditong mag-post. Number 2, huwag kang titingnan mo dito yung, tingnan mo ha, papopost ko lang kanina, talagang tabo na agad yung post mo. Hindi mo na alam, hindi na agad makikita. Meron, anahin mo yung mga rules nila, dito kasi wala siyang rules eh. Yung iba kasi spammy na ako mag-post, maya't maya sila nagpo-post. Di ba? Huwag niyong gayahin yung iba na maya't maya. Nga sa akin lang, yung kahit ano lang. Once a day or 3 times a day kayo mag-post sa mga sinalihan nyo. Hanap tayo ng yung pwede nating. Teka.
yung pwede natin siyang para makita nyo. Pink Academy. Hug Racers. Pagaya nito, tingnan natin ha kung pwede kang mag-post ng hindi about pig. Kasi exclusive lang siya sa pig. Yan. Tingnan nyo muna yung discussion nila bago kayo mag-post. Okay? Kung ito ang nag-post ay 4 hours, share your business. Okay, basahin nyo about farm. Inaano nila eh, pinapatay nila pag hindi siya about baboy ang ano, pig, ang iyong post. So may mga rules din ang bawat group. Yun ang tatandaan nyo ha. Kagaya nito, hanap tayo ng ibang IKEA, ng ibang group. Private na yan yung mga, kumbaga, original or official Facebook nila yan. Wala silang ano, no, rules. Pero ang makikita mo, so hindi ka pwede dito mag-post ng inyong business online. Pwede kung ang business mo is about mga feeds. Pwede yun. O kaya mag-tutorial ka kung paano ang tamang pag-aalaga ng baboy. Pwede yun. Yung mga ganun. Kumbaga, basket by basket din kasi si Facebook. Okay? So, ang puntahan natin ay hahanap, pipili tayo dito sa iba. Pinoy Income Business Opportunities. Ano ba itong sinalihan ko? Ito, private siya. Biraw kasing gamitin ang group. Meron ako tinatapos na project. Okay? Kung gusto niya nang mag-level up after niyong matutunan yung pag-post or whatever, kuha lang kayo ng ano. Ayan, pwede yan dito. Sasakyan. Ito kahit ano, pwede kayong mag-post. Yan. Pwede, di ba? Ito, kagaya nito, load yung isa car. Yun, pwede. Then, yun ang kasi ang una kong tinitingnan. Sinong admin niya? Dalawa. Okay, dalawa yung iyong admin. Then, unang-una, kasi Pinoy Income Opportunities naman siya eh, understood na pwede ka dyan. At hindi siya, private man siya, pero pinapayagan nila na mag-post ka doon. Okay? Okay, punta na tayo sa posting. Sa posting, dito ka lang pupunta sa, ito yung post ko kanina. Oh. In-add ko lang siya. Ito yung mga huli kong post. Yung kanina, kasi nag-record ako kanina. Ito yun. Ito yung aking pinos. Then, sa pagpo-post mo, kagaya nito, kumita kahit na ang suggestion ko, huwag mong babanggitin yung company mo para magkaroon sila ng ma-confuse sila kung ano yung in-offer mo para ma-click nila yan kung ano yung kanilang para meron silang puzzle sa kanilang isipan kung ano yung in-offer ko. Okay? Tapos bigyan mo sila ng konting halimbawa, oy, may discount, yung ganun na anytime na pwede na magsimula, at saka yung free. Kasi alam mo ang mga Pinoy, mahilig sa free yan eh. Sa atin naman, sa company natin, pwede yung mag-offer ka ng free kahit wala pang bayad. Then, dun mo siya i-train. Pag na-train mo siya o ma-seminar mo siya na doon niya maiintindihan kung ano yung halaga ng account niya, kung gusto niya mag-upgrade o hindi.
mas maganda yung pag-aralan muna niya yung business na pinapasok niya kung mag-upgrade siya o hindi. Yung kung paano niya mara-target yung kanyang goal o yung kasi may mga tao lang na ano lang eh, kumbaga gusto nilang mag-search muna. Okay naman yun. Kaya nga, mas maganda. Mayroon silang choices. Okay? Ganyan lang kadali mag-post sa mga groups. Nabanggit ko ba yung ano, yung merong ibang group na hanap nga tayo may rules and regulations sila. Ito, private group siya. Ito, gaya nito, private group o FW. Pero pwede ka dyan, di ba? Kasi anytime pwede naman, no? 30,000. Ito yung sinasabi ko pang isa. Punta ka sa member. So, ang mga, tatlo ang admin niya. So, after mo matingnan ko sinong admin niya, punta ka sa about. Kung anong mission ng group na yon, okay? Ang mission ng group na to is news group. Ibig sabihin siya, Pilipino ka naman, di pwede ka. Hindi natin paalam kung ano yung, oh, see, kailangan mo ng approval. Ano kanila, search kanila kung talagang OFW ka. Sa kanila, i-accept. Now, after you know anong mission ng group na yon, punta ka dun sa announcement. Anong makikita mo dito? Ito yung mga kanilang pinopost kung ano at kung pwede kang mag-post. Okay? Kagaya nito, admin siya yung nag-post. Oh, yan. Meron silang mga ano rules, announcement. Okay? Yan. Dito minsan nilalagay yung mga rules and rules ng grupo. Then, after that, punta ka ng discussion. Dito mo makikita kung sino yung mga nagpo-post kung pwede ang member. Yan, admin. Okay, admin na naman. So, ang ginagawa nung iba, ito is spamming to eh. Halimbawa, may nag-post ang admin. Pinopost niya yung affiliate marketing. Pero may nag-comment na income online. This at tinatawag na spamming. Kasi nag-comment lang siya, hindi para dun sa pinos no admin. Yan, spamming yan. Hindi ko tinotolerate yung ganyan. Tinatanggal ko yan. At saka wag niya nang gagawin. Hindi, kumbaga hindi yan tamang right way. Hindi yan right way na pagpo-post, okay? Then, makikita natin, admin na naman, then, so, hindi ka pwede dito mag-post. Pwede kang mag-post, pero, naka-pending. Then, ang magpo-post ng iyong, kagaya nito, ang magpo-post ng iyong post ay ang admin. Nag-get nyo ba? Yan. Yan, sila ang magpo-post ng iyong kung papayagan nila yung post mo. Yan, kagaya nito, admin. Ang nag-post nito, nag-request niya, ito yung BM Soundtree. Yun, pinayagan niya, makikita mo yun dun sa group. Makakita ng mga post na yan ay yung lahat ng members, yung 30,000 na yan. Okay? Okay, may natutunan ba? Natutunan nyo yung tamang pagpo-post? Ha? Huwag spamming. And then, yung tamang pagsali sa group. Tingnan nyo muna kung ano yung mission ng group na yon. Kung pwede kayong mag-post, i-check yung admin. Or kung pwede man, mag-request kayo sa admin. Kung pwede i-post yung inyong mga post. Okay? So, may nalimutan pa ba ako about groups? Yung wag sa isang upuan, sampu agad ha? Or pwede naman yon, kaya lang
pag po-post nyo, halimbawa, marami na kayong group, nasa 100 na o 60. Hindi yun sa isang upuan. Ha? Kumbaga, everyday lang, ang maximum is 10. Ang inaalaw ko is 10 kasi mababan kayo ni Facebook yan. Then, pag nag-post kayo, hindi pwede yung 60 na yon, lahat yon ipopost nyo. Mababan kayo niyan. Dapat, may allotted time kayo, kumbaga, paghitan. Halimbawa, sa umaga, mag-post kayo mga hanggang 10 lang. Then, after 10, pwede nga tatlo lang or pad. Kasi may suggestion naman yan eh, pag nag-post ka. May lalabas yung mga sinalihan mo na pwede ka lang sa 5. Yun, sundin nyo lang si Facebook. Kung pwede nyo i-check lahat yun, di i-check nyo. Okay? So, ang maximum sa isang araw is 10. Kung pwede, 6 lang. Okay? For the sake of your account. Maraming nababan. Kaya mahirap magawa na naman kung marami ka ng doon followers o kaya yung mga nag-likes or nag-engage doon sa profile mo, sayang naman. So, maging ano lang tayo. Safe posting lang sa free traffic para makakuha kayo ng leads. Pero effective din naman yan. Okay? Okay, at see you in the next video. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribes na kayo sa aking channel para lagi kayong updated. Okay, thank you. See you in the next tutorial.